Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. Kwento to tungkol sa kaibigan ko na magiging bayaw ko sana, tawagin na lang natin siyang boss. Boss Abs Mapanakit, kasi pang-asar ko sa kanya. Si boss kilalang mabait, relihiyoso, at mabuting mamamasan o deboto ng mahal na itim na Nazareno. Tropa ko na naging BF ng kapatid ko. Maayos naman tinanggap ng magulang ko, halos araw-araw nasa bahay. Minsan binabantayan anak ko, tagabantay sa tindahan. Pero siya naman may gusto noon, hindi naman inutos. Mahal na araw taong 2016, nag-away sila ng kapatid ko, alam nyo na, away mag-jowa. Merkules Santo kumatok siya sa bahay, pinapapasok ko siya, kaso ayaw niya. Gusto niya yung sisterit ko magpapasok sa kanya. Hindi naman siya pinansin ng kapatid ko, hanggang sa umalis na lang siya. Kinagabihan nagtitext siya sa kapatid ko, nagmamakaawa na puntahan siya sa kanila. Kung hindi daw pupunta kapatid ko, magpapakamatay daw siya. Sabi ng kapatid ko, bukas na lang gabi na, punta ka na lang dito sa bahay bukas. Huwebes Santo, magtitinda ako, kasi maraming tao o deboto ang maghihintay sa lugar namin na dumaan ang itim na Nazareno, at marami din dumadaan galing simbahan, dahil bisita iglesia. Pinuntahan ako ng kapatid ko, magpapasama siya kila boss, kinakabahan kasi siya, kasi hindi pa nagtitext at nagchat sa kanya, hindi kasi siya matiis noon na hindi makausap. Pagdating namin kila boss, ako pinakatok niya sa pintuan. Baka daw kasi pag nalamang siya, hindi bumaba, baka nagtatampo. E di ako katok ng katok. Tinatawag ko pa siya ng malakas. Sabi ko, tawag ni Papa, at magpapasama. Nakita kong bukas ang ilaw sa loob kita sa bintana ng kwarto niya. Hindi nakakandado yung pinto, pero nakasara sa loob. Natatakot na kapatid ko na baka nga ginawa niya yung sinabi niya sa kapatid ko. Sagot ko naman, ano ka ba? Hindi niya gagawin yun, duwag yun, may takot sa Diyos yun. Ang tagal naming kumakatok, pati kapatid ko tinatawag na siya. Sabi ko sa kapatid ko, baka naman umalis. Sagot ng kapatid ko, baka natuloy siya sa kuya niya. Sabi niya kasi pupunta siya dun. Sabi ko, tara na, ang sakit na ng kamay ko, kakakatok sa pintuan. Natapos ang araw na hindi ko na sila inintindi, dahil pagod ako sa pagtinda at buntis pa ako. Biyernes Santo at Sabado de Gloria, maaga akong umuwi sa bahay ng asawa ko. Forgot to tell na squatter ang lugar namin, ang bahay ng parents ko sa dulo, phase 1. Bahay nila boss gitna, phase 2. Bahay ng asawa ko sa bungad or labas. Alauna ng madaling araw, kumatok mama ko sa amin na parang nagmamadali. Pagkabanggit pa lang niya ng pangalan ng hina na tuhod ko, napaupo na ako at naiyak. Ginawa niya nga ang sinabi niya. Pag-uwi ko sa bahay nila mama, nakita ko ang kapatid ko. Halos hindi na makahinga, kakaiyak, habang yakap ng tatay ko, at paulit-ulit na sinasabing wala kang kasalanan. Hindi mo inutos yun. Naiiyak ako sa eksenang nakita ko, pero naguguluhan pa rin ako. Lumabas ako, pupunta sana ako kila boss, kaso hinarangan ako, at sinabing huwag mo nang tingnan. Sagot ko, bakit, ano bang nangyari, hindi ko pa kasi alam kung anong klase ginawa niya. Nagbigti siya. Naiyak ako, mura na ako ng mura. Paglabas ko, as usual, chismosa everywhere. Pero hindi naman talaga maiiwasan yun dahil nabulabog sila. Marami ng pulis at may pumunta na ring soko kay boss. Pinatawag ng mag-iimbestiga yung kapatid ko, kaso hindi rin nila makausap ng maayos. May media pang sumubok na mangchismis, pero salamat sa mga umalalay at tumaboy sa media na yun. Pinauwi na ako ng asawa ko, kasi umiiyak yung panganay ko. Hindi ako makatulog, iyak lang ng iyak, at tinatanong siya kung bakit niya nagawa yon. Dasal ako ng dasal. Pinagdadasal ko na patawarin siya, at tanggapin ng Diyos sa langit. Alas 4 na ng madaling araw, may kumatok na naman. Pinapasundo daw ako ng kapatid ko. Pag-uwi ko kila mama, gusto ko siyang tanungin kung anong nangyari. Pumasok din sa utak ko na inaway niya kasi, kaya ginawa ni boss yon. Pero naisip ko, kung ako na kaibigan, sobra-sobrang nalungkot. Paano pa kaya yung kapatid ko na girlfriend niya? Siyempre mas masakit para sa kapatid ko. Basta nagpasama lang siya sa akin. Maya-maya,
Nagsindi si Papa ng kandila at tinirik sa pinto. Madalas kasi si Boss sa pinto namin sinisilip yung kapatid ko kung gising na. Pinagdasal namin siya habang umiiyak. Malamig sa pakiramdam, nakakalungkot pero sobra rin yung takot na naramdaman ko. Kinabukasan ko na nalaman yung kwento. Alas 12 ng madaling araw, nagpasama kapatid ko sa pinsan ni Boss, na pumunta kila Boss. Kinakatok daw nila. Kada sigaw daw nila sa pangalan parang may umuungol. Ang tagal daw, wala pa rin nagbubukas ng pinto. At dahil alam naman ng kapatid ko yung bukasan sa loob, binuksan niya na. Pumasok sila. Pagpasok niya daw, sumalubong sa kanya ang masangsang na amoy, parang amoy ng patay na daga. Anyway, yung kwarto ni Boss, pagbukas ng pintuan hagdan agad. Paakyat sa kwarto, which is malas daw yun. Pag-akyat ng kapatid ko walang siyang taong nakita, pero may dugo sa sahig pagtingala niya, ayon si Boss. Si Boss nakabigti, may plastic sa ulo. Yung dugo lumabas sa lig niya. Suot niya yung Nazareno shirt niya. At lumubo o bloated na rin yung katawan niya, habang naikot daw yung katawan pakanan at pakaliwa. Unang-unang nakakita kapatid ko, nagsisisigaw na daw siya at bumaba, at tinawag Papa ko. At lahat daw ng nakakita pagsilip pa lang napapatalon na sa hagdan. Sobra-sobra ang takot ang dinulot nito sa lugar namin, lalo na para sa amin. Sabi ng Soko dalawa o tatlong araw na daw patay bago natagpuan, walang foul play. Sabi ng mga kapitbahay, kaya pala pagdadaan sila dun may mabahong na amoy akala patay na daga. Lungkot at takot ang dinulot nito. Gabi pa lang wala nang dumadaan dun sa kanila dahil sa takot. Kami, ako halos ayaw ko pa ipikit mata ko sa takot na baka makita ko yung itsura niya pag nakapikit ako. Natutulog na ako kila mama. Nalungkot at natakot ako. At the same time, nagalit ako kay Boss kasi iniwan niya yung kapatid ko ng ganun-ganun lang. Iniwanan ng malaking problema na kapatid ko lang pumapasan. Isang linggong laman ng chismis na kesyo inaway ng kapatid ko kaya ganun. Bilang ate pinagtatanggol ko kapatid ko, bahala na sumama tingin sa akin ng mga kapitbahay. Namatay siya, na hindi niya alam na buntis yung kapatid ko. Una sabi ko pa, nanakot na, nag-iwan pa ng anak. Pero ngayon 6 months na si baby at ginagawa lahat ng kapatid ko para sa anak nila. To you Boss, alam ko na tinanggap ka ng Diyos sa langit. Ika nga sa simbahan, kahit ano pang kasalanan mo papatawarin ka pa rin ng Diyos. Mabait ka kasi, ni hindi mo nagawang mang agrabyado sa kapwa. Alam ko kasi kababata kita. Isa akong sakristan sa isang lugar sa Cavite, at nakatakda kaming maglingkod kinabukasan para sa Linggo ng Pagkabuhay. Alas 3 ng umaga dapat kaming handa na para sa salubong. Katatapos lang namin ng vigil ng alas 11 ng gabi. Napagpasyahan naming mga sakristan na dun na lang matulog sa extra room ng parokya sa ikalawang palapag. Kapag magkakasama kami, hindi kami makatulog kaya't nagpasya kaming bumili ng pagkain. Kaya't nang dumating ang isang seminarista na nakatakda ring mag-serve sa aming parokya. Habang kami ay kumakain, bigla kaming ginulat ng dalawang malakas na pagkatok sa pinto. Bigla kaming tumahimik at napansin ko ang reaksyon ng seminarista. Hintay. Bubuksan ko ba kasi padre yan na naiingayan sa atin? Pagbukas niya ng pinto, walang tao at ang buong konbento ay madilim na dahil na rin sa pagkakataon na yon. Wala kaming makitang tao kaya't medyo kinabahan na kami. Ngunit payo ng seminarista, hayaan na lang at ituloy ang aming hapunan. Pagkaraan ng 15 to 20 minutes, meron na namang dalawang pagkatok sa pinto. Agad akong tumakbo patungo doon at nang buksan ko ito, may nakita akong isang bata na biglang tumakbo ng mabilis. Sa sobrang takot ko, agad kong isinara ang pinto at sinabi sa kanilang lahat ang aking nakita. Nagpasya ang seminarista na matulog na lang kami. Kaya't naghanap na kami ng lugar kung saan pwede kaming magpahinga. Ako ay natulog sa itaas ng isang kabinet na may taas na mga 4 na talampakan. Malapit sa bintana na kung saan ay may tanaw ako sa mga puno sa labas. Nang magising ako ng alas 2 ng madaling araw,
bigla akong napatingin sa bintana at doon ay may nakita akong isang bata na nakatingin sa akin. Agad kong ginising ang aking kasamahan na sakristan at dahil sa ingay ko, lahat sila ay nagising. Binuksan ng seminarista ang ilaw at pagbukas nito, wala na ang bata. Tapos bigla akong napasigaw nang makita ko ang bata sa pinto. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya tinawag nila ang pari at nagdasal para sa akin. Pagkatapos ng dasal, habang inilalahad ko ang aking nakita sa pari, ibinahagi niya na ang asawa ng kanyang kapatid ay nagpalaglag ng sanggol doon at inilagay ito sa banga ng simbahan, kung saan namin iniimbakan ang banal na tubig. Pagkatapos nito, biglang bumagsak ang isang bahagi ng simbahan. Matapos ang salubong at misa, nakauwi na ako at ibinalita ang lahat sa aking mga magulang. Tinawag kami ng pari upang magdasal para sa bata. 6 na taon na akong naglilingkod at iyon ang pinakadi malilimutang karanasan ko bilang altar server. Kung gusto nyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories@gmail.com.